ako yung sinabi. Hindi ko masakit ang ginawa yung pagpapaalino sa inyo. Kung ganun nangyari, edi sabi hindi ko nalaman sa iyo pinautang. Hindi naman pala totoo ang isa labi. Huwag niyo po kayo tumutol. Ito po akong magbayad. Sige, pumapayag na ako. Hindi po. Maganda po kami. Paalam na po. Teka lang. Tayos ko lang magpasalamat sa iyo, Bustilio. Wala nga naman yun. Makita lang ito masaya, masaya na rin. Pero hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka, ba't napangiti ka? Ah, wala. Halika, may papakita ko sa'yo. Bustilio, hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan. Tingko. Gagawin ang lahat para sa'yo, kaya wala kang dapat aalahan. Tatanungin ko malaking utang na loob ito. Maraming salamat. Wala po ako nakuhang balita patungkol sa inyong asawa sa 24. Aba, ako, sabihin mo sa kanya, pinapahanap ko siya sa kwarto si Dale. Buhay man o patay. Pa, ayoko ata maghintay ulit ang 10 taon bago ang kasal mo niya. At sino naman po ang maswerte ng lalaki? Sinasabi ka pa dyan? Ah, wala po. Aba, sino pa? Ito si Juanito Pelaez. Sagani, sagani! Tulog sa batuhan ng pamaypay! Baka mabasa at matangay! Dito ka pa. Bakit hindi mo sinundan ang mga nakakahalinang magnayaw at mga nata sa luneta? Mga pransas na upod ng puti at ng ganda. Teka, pagkalinawan nga tayo, hindi ba't ikaw nagpatawag sa tulong natin? Oo, ako nga. Mabuti at nakarating ka. Kagabi ay parang anino lamang ako sa iyong mga mata. Na halos lumuwa na sa katitingin sa mga mananayaw na kumekembot-kembot sa pagtatanghal. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi at wala akong alam sa mga pinagsasabi mong mananayaw. At ako pa ngayon ang mali! Pauling sa akin. Alam mo na mga mata ko yung dahil na mga nakapagpunan. Ngayon yung masasabi sa akin, kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang ganda mo. Ngunit, ang aking pangarap ay matutupad lamang kung magiging malaya ang Pilipinas. Pangarap? Pangarap? Sabi ng aking tiya, ang bayan raw na ito ay laging alipin. Paano kung ikaw ay mabigot? Masasawi man ako, matutuwa pa rin ako kung may makakaalala at magbibigay pugay sa aming kabayanihan. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago at nagdulot ng kanyang kamatayan. Naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Mabait ka na po. Gana mong gagawin si Padre Camora. Halos, nandito naman ako. Pero hindi tayo nakakatiyak. Hindi niya tinanggap ang aking pasasalamat ng ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang ba si Basilio? Pabulok sa kulungan. Sige na. Pumasok na lang tayo sa kondensya. Kung ayaw pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan mula sa itaas at paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot na mga paskin, ngunit marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Si Juanito ang aking pakasal. Ayoko na kay Isagani. Iba ang kanyang pangarap. Tumira sa nayon, hindi iyan ang aking gusto. Gusto kong tumira at maglakbay sa syudad. Juanito, pakakasalan kita. Talaga? Salamat. Talaga matutuwa ang aking mama. Pupunta siya, Simon at Kapitan General.